magpahanggang Purihin ang ating Diyos, purihin ang ating Yahweh El Shaddai muli sa gabing ito sa pagkakataong inilaan niya para sa atin upang minsan pa atin pong mapakinggan ang programang Kawikaang Karunungan, Prayer Over and Counseling. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at siyempre magandang gabi sa lahat ng mga kapatid natin na ngayon ay sumusubaybay hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ngayon po ang inyong mga kasama ay walang iba ang inyong kapatid, Brother Dondon Bersabe at siyempre ang aking pong palaging katandem. Amen! Si Brother Ike Andres po. Ayan. Ngayon ay nagsasabi ng isang mapagpalang araw sa lahat ng ating kapatiran. Ayan, mapagpalang araw din sa'yo, Brother Ike. Yes, Brother. At sa lahat ng mga kapatid natin na walang sawa na nakikinig sa PWXI. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pangungunahan muna tayo ng ating kapatid sa ating pong panalangin, sa ating pong programa upang tayo ay samahan ng Panginoon. Ayan, mga kapatid ko, kay Kristo, ngayong oras na ito ay ituon po ninyong mabuti ang inyong isip, ang inyong puso, na ang Panginoon Diyos ay kasama po natin. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Panginoong Diyos, sa araw-araw na nakikita po namin, Panginoon, ang inyo pong paggabay sa aming buhay. Nararamdaman po namin ito, Panginoon, na wala na po kaming inisip kung hindi paano po namin kayo pasasalamatan sa lahat ng ginagawa nyo sa buhay namin. Na kami naririto, Panginoon, na dumadaan man po sa mga bagay na hindi namin inaasahan, Lord God. Ganito mga panahon, Panginoon, na wala po kaming inisip na takot. Wala po kaming inisip na pangamba. Wala po kaming iniisip na mga bagay na siyang ikawawala ng amin pong pagkalapit sa inyo. Sapagkat nandyan lamang po kayo. Lahat po ng gawin namin, Panginoon, kayo lamang po ang nangunguna sa amin. Nararamdaman po namin ito, Lord God. Hindi po namin ito, Panginoon Diyos, na masasabi na kayo'y wala sa amin sapagkat ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, ramdam na ramdam po namin na tuwing may gagawin kami sa araw-araw, sa amin pong mga pagharap sa tao, Panginoon, ay nakikita po namin ang kaibahan, Panginoon, ng buhay na ito na ibinigay niyo po sa amin at isang buhay na kayo lamang ang kasama namin, Panginoon, na siyang nagbibigay po sa amin ng kagalakan. Kagalakan sa lahat ng oras, Lord God. Kagalakan sa lahat ng minuto or segundo man, pero nandiyan dyan kayo, Panginoon. Nararamdaman po namin, Lord God, na lahat ng amin pong pangangailangan, ang mga biyaya na dumarating, Panginoon, na hindi po namin inaasahan, ay nandiyan lamang po. Kaya't kami, Panginoong Diyos, ay muli at muli, araw-araw, Panginoon, na ginawa po ninyo, Panginoon Diyos, para sa amin, ay hindi po kami nakakalimot sapagkat mga salita ninyo, Panginoon, ang bumabalot po sa amin. Sa oras po ng kalungkutan, sa oras po ng mga pangamba, Panginoon Diyos,
hindi po namin ito nararamdaman sapagkat nandiyan lamang po kayo, Lord God. Kaya't ito pong ginagawa namin na ito, Panginoon, na mga salita ninyo, Panginoon Diyos, ang idinidiin namin sa lahat ng oras sa buhay namin, ay nakikita po namin, Lord God, kung papaano po na kami, Lord God, ay damayan ninyo. Mga salita, Lord God, na nagpapalakas sa amin. Mga salita na nagpapagaling sa amin, Panginoon. Wala na po kaming inisip kung hindi kayo lamang, Lord God. Sa oras ng mga karamdaman, kayo lamang ang nagpapagaling, Panginoon. Kaya't Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa paggabay. Maraming salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagiging daan namin, Panginoon, direction namin, Panginoon. At alam namin, Lord God, na kayo po ang lahat ng nagkokontrol sa buhay namin. Kaya't ngayong gabi na naman, Panginoon, isa na namang karunungan ang ibibigay niyo sa amin. Karunungan na napabalot ng inyong mga salita na magbibigay sa amin ng katatagan. Magbibigay po sa amin, Panginoong Diyos, ng walang pangamba o takot man lamang, Panginoon. Kapagkat alam namin nandiyan po kayo at ang inyong mga salita. Kaya't Lord, samahan po kami ni Brother Dondon ng banal na Espiritu Santo. Bigyan po kami ng karunungan, Panginoon. Pati na rin po mga kapatid namin na ngayon ay nakikinig, Lord God, bigyan niyo sila ng karunungan na kanila pong matanggap sa kanilang kalooban ang inyong mga salita't karunungang ibibigay ngayon. Kaya't all of this, Lord God, we pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sama.
Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Muli po ay bumati po kami ni Brother Ike ng isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid na nakikinig ngayon at medyo yung kakain lang. Amen. Papahinga ng konti. Medyo nakatasang paa. Yes. Huwag mo na kayo matutulog. Habang nakikinig po yes, kayo. Yes, yes, yes. Mga kapatid, nawa ang biyaya ng Diyos ay dumating po sa inyong buhay habang kayo ay nagpapahinga. Amen. Amen. At nandiyan po kayo. Kami naman ay naririto. Ito. Upang bigyan po kayo, mga kapatid, ng aral ng Panginoon. Yes. At syempre, mga kapatid, mamaya, after this, yung ating part 2, Brother Ike, yes, tayo naman ay tatanggap ng mga tawag mula sa ating mga kapatid. Hindi lang po dito exclusive sa Pilipinas o kaya sa Metro Manila. Kung hindi maging sa ibang bansa, inaanyahan po namin kayo anong oras man dyan sa inyo, no, Brother Ike? Katulad ngayon sa New York, mga anong oras na yun? Ano ngayon doon? Tanghali. Tanghali. Yes, yes. Umaga. Mga 9, ayun din. 9:30 din. 9:30 ng umaga. Din. Yes. DST ba ngayon Doon sa inyo? Ano ron, brother? Sa DST ang... Sa East Coast is pareho tayo ng oras. Pareho. Yes, yes. Pero araw doon, gabi rito. Oo. At saka yes. sa bandang Middle East, dyan sa Belgium... At bandang sa Israel ngayon ay alas 3 ng hapon. Amen. Alas 6 na oras ang difference. Oh, praise the Lord. Alas 3, mainit ngayon dyan sa inyo. Ngayon, okay. Malamig sa amin dito ngayon. So, mga kapatid, magpapatuloy na po tayo. At ngayon ay ating pong pagninilay-nilayan ang salita ng Panginoon. Yes. Uy, ano nga pala, happy anniversary pala, bago natin yes, malumot. Anniversary. Hanggang ngayon, anniversary. Very successful. Oh, successful. Anniversary. Daming tao, brother. Grabe. Oh, At syempre, kanina, may nagbahagi na salita ng Panginoon. Walang iba si Brother Rev Rabot. Yes, yes. Napakagandang mensahe. So, kaya't patuloy po tayo, makinig pa rin ng mensahe ng Panginoon. Yes. At after Brother Rev is kami naman po. Ayan. Di ba maganda yung bago ka matulog? Eh meron kang mga baon na salita ng Diyos para paggising mo iba. Oh, kasi iba. Ano, 'di ba Brother Ike? Yes. Tayo bilang mga tao, kailangan natin ng pagkain. Ah, yes. Physical. Yes. Physical. Kailangan natin araw-araw. Kasi minsan kapag hindi ka nakakain sa isang araw, minsan nanghihina katawan mo. Yes. Hindi naman yung salita ng Panginoon. Yes. Ang tawag 'yan spiritual food. Spiritual food. At saka manghihina ka kung wala. Oh. Wala kang spiritual food. Kailangan mabusog tayo. Palagi kang malungkot, ganyan. Pero pagka busog ka sa salita ng Diyos, ay nako. Tiyak yun. Tiyak yun. Uy, maganda ngayon ang mensahe natin. Ano? Ayan, magandang pinagandaan. Yes, yes. Lalong-lalo na ni Brother Ike itong ating mensahe. No? Kaya ngayon magsisimula na po tayo. Mga kapatid, ang ating tatalakayin, hinango po natin sa Proverbs chapter 11 verse 14. Oh, Brother Ike. Ayan. Basahin ko po sa ating wikang banyaga. Okay, verse 14 sa chapter 11 po. Proverbs, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Mm-hmm. Ito po ang salita ng ating Panginoon. At sa ating wika naman, ito po ang sinasabi, babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Amen. Salita Amen. Ng Panginoon. Purihin ng Diyos. So, Brother Ike, simulan nyo na. Ate, tira natin, Brother, ito na tira natin sa dalawang puntos. Yeah. Yung, tira muna natin yung guidance. Guidance, and then pagkatapos, ay sa pangalawang puntos natin, ay yung kailangan ba natin ng maraming advisors. Ano ang mga requirement na itong guidance, mas maganda yung marami kang advisors. Mm-mm. Pero maganda yung tingnan natin muna kung ano ang ibig sabihin ng guidance sa buhay natin, Mm-mm. spiritual, at ano naman ang naibibigay sa atin kung mas marami tayong makukunan ng mga advices sa atin. Mm-mm.
Ayan, brother. So, dalawang bagay yun. Dalawang bagay yun, about, brother. About guidance and advisors. Yes, yes, brother. Brother Ike, sabihin niyo na po. Kasi ganito nga, brother, yung, alam mo yung principle ng guidance is talagang without guidance, ano, brother, eh, ito ay yung ating development ay hindi natin ma-reach ito eh. Kailangan dito is always all-around development ang ating buhay. Sapagkat dito, brother, ang tayong mga individual, eh, may mga difference tayo sa ating mga mental, social, physical, and emotional development. So kaya, ito ngayon ay kailangan din natin ng we must recognize these important differences on us. So tayo ngayon ay magagamit tayo ngayon para mag-guide natin ang ating kapwa or mag-guide natin ang ibang tao according to their specific need. So in other words, para bang hindi ka po pwedeng gumawa na lang ng isang bagay na para bang wala ka bang natatanong. In other words, you will just rely on your own way of thinking, ganyan mo, na bigla mo na lang gagawin yon na hindi ka man lamang nagtatanong man lamang na para bang guidance. Mm-hmm. Na tayo, kagaya natin sa buhay spiritual natin, brother, na hindi ka basta pwedeng mag-decide sa sarili mo nang wala kang guidance ng ating Panginoong Diyos. Mm-hmm. Na yung guidance ng ating Panginoong Diyos, eh, yun ang ating susundan. Eh, kailangan dito is that hindi mo ito maaalala kagad eh, kung ikaw ay gumagawa ng isang bagay. Sapagkat, kailangan palagi mong aalamin kung tama ba itong gagawin mo nang hindi ka man lamang nagtatanong, lalong-lalo na sa mga ating mga, yung mga experience, mga leaders natin, na yan ay nandiyan na yung develop na yung kanilang wisdom, alam na nila yung kanilang mga gagawin. Kaya dito ay tayo naman, gagawa tayo ng isang bagay, pero dapat ay siguro kailangan din natin ng guidance sa pamamagitan nitong ating mga leaders nito, mga elders natin, kung tama ba o hindi yung gagawin natin. Ayan, brother. Oh, no. Kasi kung i-define natin. Yes, yes, brother. Ano ba ang guidance? Yes. Ay, kasi kung titingnan natin, ayon sa dictionary, yes, guidance is an advice or information. Mm-hmm. Ito ay isang advice, information, yes, aim and resolving a problem or difficulty. Okay. Oo. So, ito yung nilalayo niya. Mm. Ang nilalayo niya ay yung mga problema o kahirapan ng isang tao, yes, ay magkaroon ng solusyon. Yes, yes. Marisolba ito. Mm-hmm. Now, para hindi na tayo lumayo, Brother Ike, tingnan mo ha, driver po kayo. Okay. Ako bike lang din na drive ko. Yes, yes. Okay. Pero kahit yun ay anumang sasakyan yan, mm-hmm, kahit saang kang pumunta, yes, palagi yung may tinatawag na road sign. Oh, yes. Yes. Mm-hmm. Lalo-lalo na sa Makati. Yes. Sa ibang, yes, lugar, medyo okay ka pa mag-drive. Pero pag sa Makati, maraming one-way dito, Brother Ike. Mm-hmm, mm-hmm. At may kita mo, madalas dito, yung road sign na nagsasabing no entry. Ayan, pwede. Ayan, brother. Guide mo yun eh. Yes. Para hindi ka malagay sa disgrasya. Okay. Para hindi ka malagay, higit na disgrasya, ano yun? Mawalan ng lisensya. Yeah. Yun eh. Yeah. Uh-huh. At syempre, magkakaroon ng trouble. Mm-hmm. Magkakaroon ng difficulty. Kaya nga, maraming mga tao, ayaw nila mahuli kasi malaki ang oras o panahon, mm-hmm, na gugugulin mo once na ikaw ay nahuli. Yes. Maraming, yes, proseso, pupunta, uh-huh, ka pa sa ganitong lugar, yan, para kunin muli yung tinatawag na lisensya mo. So maraming, yes, proseso. Uh-huh. Sa makatuwid, bakit may mga road sign? Yan. Para
bigyan tayo ng tamang direksyon. Kung saan dapat tayo pumasok. Yes. Kung saan dapat tayo lumabas. Yes. Kung ano dapat ang ating tinatawag na magiging plano kung makita natin ang sign na to. Ayan. Kung may left turn, left turn, may right turn lang. Sa makatuwid, sa araw-araw nating pamumuhay, makikita natin may iba't ibang mga sign. Di ba? Bawal ang magtapo ng basura. Yes. Ibig sabihin, bawal yon. Yon ay isang direksyon para sa ikalilinis ng ating paligid. Isang direksyon yun na ng tao para yung disiplina ba sa ating buhay. Yan. Now, ang ibig ko sabihin, brother, ay po dito, ay napakahalaga ang guidance. Sa guidance na isang tao, ngayon, makikita mo ito doon sa mga palipaligid o maaring ang sign o tinatawag na guidance ay maaring hindi bagay. Maaring tao na nasa paligid mo na minsan unexpectedly yung taong iyon ang magtuturo sa'yo para ma-guide ka. Ayan. Kasi ka ang to complete yung ano mo, yung definition na sinabi mo ng guidance, brother, na ito nga ay isang advice or information aimed at resolving a problem or difficulty. But then, kailangan naman dito is that especially, sabi nga, yon, especially given by someone in authority. So, ibig sabihin, tama yun, brother, kasi yung mga signs na yon ay yun ay ibinigay ng authority. Yes. Na dapat natin na makita yon na pagka meron ng mga signal na gano'n, bakit ka papapasok kung hindi pwede? So, ibig sabihin nun, meron ng signs ang ating mga authority na bawal kang pumasok. Ganyan. Ayan. So, kaya kailangan dito is always, sa guidance, kailangan dito meron kang sinusunod. Tama. Na authority. Kaya nga, dito sa buhay nating spiritual brother, yung guidance natin ay somebody na titingnan natin ang mga advices ng mga nakaka yung atin po yung mga leaders natin, ayan, yung ating mga elders ganyan, dahil sila eh mga authority natin yon na dumaan na sila sa mga difficulties na yan, dumaan na sila sa mga ganyang mga buhay na mga experience nila na magagamit nila upang masabi sa atin ang dapat na ikakaresolba ng ating mga problema. Amen. Kaya yun, brother. Diba, so, kailangan natin. Oo, kailangan talaga. Na, kailangan. Magandang isang tayong kailangan. Tingnan nyo, ha. Kayo po, nag-outreach kayo from New York, from Canada. Yes, yes, from brother. From New York, to ganyan. Umikot kayo. Minsan, itong lugar na ito na pinupuntahan natin, maging sa ibang bansa o sa probinsya. Yeah. Palibasa, hindi tayo taga roon. Mm-hmm. Minsan, kumukuha tayo ng kasama. Yes. Bakit? Siya ang magsisilbing tour guide. Ayan. Oh. Yan. Giya. Diba? Giya mo. Kasi wala kang alam rin. Yes, ano, yes. Padre, sa lugar na yun Yeah. Alam mo, ako ang may alam doon. Taga Bicol ako. Yeah. Punta tayo, sabi mo, brother, doon, punta ako sa Bicol. Ah, alam ko yan. Taga dyan ako. Yes. Ipapasyal kita dyan. Papakainin kita ng masasarap na pagi dyan. Ng mga laing na ang tinatanim. So, ako may alam nun. Pero sa'yo, wala ang alam nun. Ayan. Oo. Dahil sa walang alam ka, kinakailangan mo ko. Ayan. Diba? Oo. Tama yun, kasi, brother. Kasi, kumbaga, sa lahat ng gagawin natin doon, kung anuman ang mga kultura doon, anuman ang mga pagkain doon, anuman ang mga tinatawag na mga tourist places doon, yes. Dadaling kita doon. Okay. Pero sa totoo lang, kung wala ako, maaring maligaw ka. Yes, yes. Sapagkat wala kang kaalam-alam doon sa bagay na yon. Ito ay isang example na napakaliwanag sa atin, Brother Ike. Yes. Tayo, bilang tao, meron tayong limitations. May alam ka na hindi ko alam. Ayan. At may alam akong hindi mo alam. Yan. That's why, bakit itinuturo sa atin
na magkaroon tayo ng guide. Ayan. Mm-hmm. Kasi para yung mga bagay na hindi ko alam, ituro mo sa akin. Mm-hmm. I-guide mo ako. Mm-hmm. Kumbaga, sa mga batas, pagdating sa batas, magpapaturo ako sa iyo. Amen. Kasi mm-hmm. wala akong alam dyan eh. Ayan, okay. Pero, mm-hmm. pagdating mm-hmm. sa computer, ayun, ikaw, ako naman, mo, ako naman ang ihingi ng guidance sa iyo. Ako may alam ako dyan. Amen. Kumbaga, may yes. aaminin lang natin sa bawat isa, mm-hmm. tanggalin natin ang pride, yan. Aminin natin ayan. Na lahat tayo may alam at may mga bagay na hindi alam. Ayan. That's oh. why mm-hmm. we need guidance coming from other people mm-hmm. na siyang magsasabi sa'yo na Brad, alam mo, ganito dapat yan. Yes, yes. Sapagkat mm-hmm. napag-aralan ko yan. Yes, Lord. Ayan ang mga yeah. bagay na yan. Sa pasikot-sikot dyan, mm-hmm. detalyado sasasabihin ko sa iyo yan. Mm-hmm. Kaya, yung mga bagay na ito, yung guidance plays an important role yan. Uh-huh. In our daily lives. Yan. Mm-hmm. No? Kaya mm-hmm. nga, napakalaga sa tao palagi yung tinatawag na humility. Mm-hmm. Mm-hmm. Bakit kinakailangan natin humility? Yeah. Inaamin mo na marami kang di alam at yung taong yon na may alam na yon ang sasabihin mo sa kanya, pahingi ng tulong. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. I need your guidance yes, pagdating yes. sa bagay na to. Ayan. At saka, nakita mo, brother, di ba meron tayong seminar sa ating Christian life na tinatawag na basic Christian maturity. Maturity. BCM, di ba? Tuwing Sabado yata, meron tayong BCM, di ba? Una po, LSS. Oh, yun, no? LSS, yan. Series po. Kaya nakita mo, meron tayong isang topic doon ng guidance. Oo, oh, guidance. So, in other words, sa topic na yun, bakit merong kailangang guidance doon? Mm-hmm. Kasi, yun na nga ang sinasabi natin, brother, na yung towards our maturity as a Christian, yan, kailangan mo rin yung point na yon or yung aral na yon tungkol sa guidance. So in other words, on the way to your maturity, eh kailangan merong mag-guide sa iyo. So in other words, hindi mo pwedeng matured ka na, sasabihin mo, spiritually. Pero hindi pwede because unang-una, yung guidance nito kailangan natin. At kailangan natin yung, kaya nga meron tayong mga leaders, meron tayong mga elders, na siyang magbibigay sa atin ng guidance. Kasi tayo mga, kumbaga sa kwan, nung magsimula tayo bilang isang mamamahayag ng salita ng Diyos, o kaya sa ating buhay spiritual, ay nakita natin ang kagandahan, brother, na tayo ay meron tayong mga elder na ating kukunan ng advices, lalong-lalo na sa mga problema natin, sa ating mga pagkahumahayo tayo, brother. Tayo ngayon ang nagiging guide ng, halimbawa ikaw, brother, leader ka sa Laguna, hindi ba, brother? Apo. O di pagpunta mo doon, siyempre, igaguide mo din yung mga tao doon mm-hmm. na wala pang masyadong alam. So, bilang ikaw ay isang siyang leader doon, brother, ikaw ang susundan nila. Sa lahat ng mga ituturo doon, igaguide mo sila, brother, towards their spirituality. Mm-hmm. Pero ikaw man, brother, ay meron ka pang elder din, higher authority mm-hmm. na mas nakatataas sa iyo bilang leader ng Laguna. Ganyan. Mm-hmm. So kaya kailangan dito is hindi yung iyong wisdom na iyong dinidevelop para sa mga tao doon, ay nanggagaling din sa wisdom ng mga nakatataas sa atin. So, yan, brother, ang kagandahan ng meron tayong guide sa ating, lalo na sa atin, na tayo ay talagang inihahayo tayo sa iba't ibang lugar, brother. Hindi tayo basta pagdating natin doon, medyo bossy ka na. Ayan na, na para bang alam mo na lahat doon. Alam mo na lahat. Ayan. Eh di, pati yung mga taong tatanggap ng guidance mo, brother, baka maging ganun na rin. Mm-hmm. O, kaya kailangan talaga tama yung sabi mo, brother, na maging mababa tayo na tumanggap ng guidance. Dahil kasi, kung minsan, brother, nung unang-una ako, brother, natawag na ako ng ating Panginoon, pero nandun pa din
yung bang medyo may pride pa. Ayan. Na parang pagka tumatanggap ka ng ano ng instructions ano. Medyo para bang bakit ba ako tuturuan nito? Ganyan. Mas pero mas ako dito. mas mano pa nga. Pero brother, yun pala eh talaga naramdaman ko na talagang habang ikaw ay nagtuturo, ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, at nakikisalaho, salimuha ka na sa mga tao, brother. Ayun, nakikita mo ngayon ang kagandahan na talagang magiging mature ka basta ikaw ay magkaroon ka lamang ng ano, ng ating kababaan upang ikaw ay iyong i-absorb lahat ng mga instructions na itinuturo sa iyo. Ayan. Mm-hmm. Kaya tinan mo si sa ating Pangulo na lang ngayon. Oh. Mm-hmm. Nakita mo, meron siyang, dito sa ating pandemic ngayon, meron siyang tinatawag na IATF. So, yun ang mga, kumbaga sa kwan, yun ang nag-guide sa kanya. In other words, ang Pangulo, pwede niya sabihin na ganito gawin niyo, ganito. Pero hindi niya ginawa yon. So, always, kailangan merong mga mag-guide din mm-hmm. sa kanya na talagang importante talaga na hindi mo po pwedeng sabihin na pwede ito. Ito ang gawin niyo sa iyong sarili lamang. Mm-hmm. Hindi pwede, brother. Kaya ito ang isang napakagandang katuruan dito sa guidance natin. And it will solve problems. Kung meron kang tatanggap na mga advices, mga information na siyang magiging dahilan ng iyong desisyon. Mm-hmm. Ayun, brother. Ay, alam niyo, habang nagsasalita kayo, yes. May naalala ko sa Biblia eh. Okay, brother. Di ba sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Yes, brother. Yan. Mm-hmm. Siya ang mabuting pastol, may mga tupa siya eh. Mm-hmm. Etong mga tupa niya, mm-hmm. ay laging sumusunod sa kanya. Yun. Oo. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi ayon sa pag-aaral, itong mga tupa, mm-hmm. nearsighted sila eh. Kumbaga, pangmalapitan lang sila. Yes, yes. Mm-hmm. Ngayon, mm-hmm. kaya itong sinusundan nila mm-hmm. ay mga buntot at mga kasunod lamang nila na tupa. At yung mga tupa na yon, sumusunod sa kanilang pastol. Yun. At, mm-hmm. at dahil sa pagsunod nila, hindi sila naliligaw eh. Okay, brother. Mm-hmm. Ngayon, si Jesus ang naging guide ng mga tupa. At dahil dito, mm-hmm. yung mga tupa ay nadadala niya doon sa mainam na pastulan. Doon sa napakagandang pastulan na hindi sila nakakaranas ng gutom. Mm-hmm. Pagpapatunay lamang na with the guidance of the Lord Jesus Christ, bilang good shepherd, amen. Tayo kanyang mm-hmm. mga tupa. Yes, yes, brother. Ay mm-hmm. makikita natin ang katotohanan na those people who follow the Lord Jesus Christ, mm-hmm. hindi mapibigo eh. Mm-hmm. Dahil dinadala sila ng Panginoon sa mainam na pastulan. Mm-hmm. Dinadala tayo ng Panginoon doon sa isang lugar kung saan nais niya. Yeah. Mm-hmm. And that's the difference. Mm-hmm. Yung tinatawag na own way, yes, o sariling yes. pamamaraan natin mm-hmm. na minsan hindi nasusunod ang Panginoon because umaalis tayo yes, yes, doon sa brother. Guidance ng Panginoon. Mm-hmm, mm-hmm. Kaya napapahamak eh. Mm. Kasalubong na nila yung tinatawag ng mga asong gubat. Yeah. Yung mga wild animals yes, na mm-hmm. siyang pwede silang sakmalin anytime. Mm-hmm. But with the protection of the Lord, yeah. no, meron siyang tinatawag guide. Na mm-hmm. protection. Yes. Na meron siyang staff mm-hmm. kung saan kapag may susugod na mga asong gubat, mga wild animals, he can protect yung mga tupa niya. Mm-hmm, na mm-hmm, kasi mm-hmm. itong mga tupa, defenseless eh. Mm-hmm, wala mm-hmm. silang lakas para lumaban. Yes, yes. Si Pastol, ang siya magsisilbing protector yes. para hindi sila masakmal at mm-hmm. hindi sila masaktan. Mm-hmm, na ibig sabihin, with the guidance of the Lord sa ating buhay, ayaw ng Panginoon na tayo masaktan. Tingnan nyo ha, tinuruan tayo ng punong lingkod, Brother Mike. Yes. Dasalin lang Psalm 91. Mm-hmm. Yan ay isang bagay na napaka-importante sapagkat kapag inusal mo yan,
yan ay pagpapatunay lamang na kinikilala mo ang Diyos bilang isang protector sa buhay mo. Yes, yes. Kaya kung mapapansin nyo po, sa Tagalog, awit ang pagtitiwala sa Diyos. Okay. Uh-oh. Pero, pagdating sa wikang Ingles, Banyaga, ang pinaka-translation yan is God's divine protection. Yan. Divine protection. Protection. Bakit nagkakaroon ng protection? Yes. Sapagkat ginagawa mo siyang guide sa buhay mo. Without His guidance, maaring ang buhay natin ngayon ay pariwara. Without His guidance, ang buhay natin ngayon ay magulo. Okay. Without His guidance, ang buhay natin ay magkakaroon ng isang buhay na masalimuot. Mm-hmm. But with the guidance of the Lord, makikita natin, makikita po natin, dadalhin niya tayo sa isang buhay. Ano po yung pangako niya, Brother Ike? Ang pangako niya sa Mateo, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kasiya-siya. Ang nandiyan po lang yung guidance sa Panginoon. So ngayon, so alam na natin, Brother, kung ano ang kaimportansya na tayo ay guided, hindi ba, Brother? Guided. Ngayon, sabi sa ating Proverbs, doon sa second portion, sabi niya, victory is won through many advisors. Mm-hmm. Ayan. So, ibig sabihin nito, siguradong successful ka, siguradong victorious ka, kapag ka marami kang mga advisors na hinihingan ng tulong sa pag-guide sa iyo. But then, ito naman sitwasyon na yung ikaw ay bilang isang nag-guide or ikaw yung advisor, meron ka bang dapat na parang responsibilidad doon sa iyong binigyan ng mga advices? Ayan, brother. Mm-hmm. Na kailangan dito is always na talagang kailangan dito ipakita mo rin na kung yun bang guidance mo na yon na ginawa ay talagang ito ba ay talagang ginawa ng Panginoon para itong tao na ito ay magkaroon siya ng yung spiritualidad niya ay maitaas. Naalala ko tuloy, brother, yung ba si Daniel. Mm-hmm. Hindi ba? Si Daniel is talagang anong nangyari kay dun sa hari kay Nebuchadnezzar. Ayan. Na talagang makikita mo na nang dahil kay Daniel na isang mga Judas, sila, apat sila, di ba, brother? Uh-huh. Yung si Abednego, ayan, uh-huh, noon sila ay nandoon sa Babylon. Meshach. Oo, Meshach, ayan. Nakita ninyo na yung guidance niya na ginawa kay Nebuchadnezzar sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng mga propesiya niya sa mga dreams ni Nebuchadnezzar ay nakilala ni Nebuchadnezzar yung Diyos nila Daniel na dala-dala nila. Na talagang nakita nila na convert nila si Nebuchadnezzar na talagang siya ay sumamba doon sa kanilang dinadalang Diyos doon sa Babylonia noong araw. Kaya dito, brother, kung talagang ikaw ay nag-guide na yan, ay mayroong mga characteristics, brother, si Daniel na pwede nating makuha. Oo. Kapag tayo ang nagbibigay ng guidance, ano, brother? Yung noong makita ko, brother, itong kay Daniel na ito, kung ikaw ay mag-guide, kailangan dito is that meron kang commitment. Ayan. So in other words, parang committed ka sa iyong misyon na i-guide mo itong tao na ito. Kagaya na lang ating Pangulo. Ayan. Mm-hmm. Meron siyang mga IATF na talagang meron silang power na authority to guide our president. Magbigay siya ng information. But then, unang-una pala rito, kailangan mo rito ng commitment. Pag sinabi mong commitment dito, brother, kailangan dito is always yung i-guide mo sa tao na yon. Committed ka sa tao na yon. Na talagang lahat ng iyong i-advise sa kanya ay talagang naroroon yun at ikabubuti ng ating bansa. Mm-hmm. Ayan. Kaya nga, dito, brother, talagang sinabi rito sa binasa natin na kapag ka for lack of guidance, a nation will fall. Ayan ang sinabi. So, kaya kailangan dito yung commitment
kung ikaw ay nakuha ka bilang mag-guide sa Kanya, kailangan na i-commit mo yung sarili mo. Commit mo yung sarili mo na wala kang gagawin kung hindi yung commitment mo na yon ay para sa kapurihan ng Panginoon at para sa mga the nation itself, yung society itself. Ayan. At saka nakita rin natin doon sa characteristics ni Daniel, kailangan pala competent din ikaw para ikaw ay mag-guide. So in other words, kailangan meron ka ring skill. So kung ikaw ay papayag na talagang, sige, pwede kitang i-guide din yan. Aba, ipakita mo rin doon sa ginaguide mo na meron kang alam, meron kang skill na talagang makikita natin dito na yung ginaguide mo ngayon is talagang susundan Kanya. Ayan. Kaya tinan mo itong ating punong lingkod, ayan, si Brother Mike. Kumbaga sa konsya ang ating parang elder, siya ang ating ama na nag-guide sa atin. So pero nakita mo naman yung wisdom niya, brother, ay doon pa lang ay talagang makikita mo na na iba kapag ka nagbigay ng talagang instruction, ang ating ama ay punong lingkod ay talagang makikita mo roon yung bang ano ng Panginoon Diyos sa kanya. Nasa kanya lahat yan. Ayan, so commitment, pagkatapos eh, meron din yun. At saka kailangan ito, you are courageous. Ayan, kagaya nung ginawa ni Daniel. Talagang very courageous siya, brother. Nung nagbibigay siya ng parang ipinapaliwanag niya sa hari kung ano yung mga panaginip niya. At courageous siyang sinabi niya na ganito yan, sabi niya ganyan. So in other words, sabi niya ganyan. Ito, sabi niya ganyan, ang panaginip mo ay ganito ang mangyayari dito sa Babylonia. Hindi siya wala siyang takot na sinabi niya ang katotohanan. Ayan. So yun ang mga dapat na makita rin natin, brother, na talagang, at saka yung unang-una, pagkatapos, meron kang compassion. Ayan. Yung compassion mo doon sa tao na tinutulungan natin. Ngayon, na binag-guide natin, brother. At saka, yun niya, dapat doon eh, maging creative ka din ba, brother? Para kung halimbawa ang ginag-guide mo isang tao, mabibigyan mo siya ng mga plano. Kasi yung mga plano na yun, maaaring may bigay mo. So, maging creative ka din. So, in other words, ikaw mag-iisip para ibigay mo sa kanya, brother, ang dapat niyang gawin. So, yun, nakita natin doon sa kung paano i-guide o kung paano in-advisan ni Daniel si Haring Nebuchadnezzar, brother. Yun yung sharing ko na kiwa, brother. Dito. Alam nyo, napakaganda yung sinabi nyo, no? Pero gusto ko lang pong dagdagan nyo. Yes, yes. Kasi isang napakagandang karakteristik sa isang tao na nagbibigay ng mga advices. Yan, sa mga tao na nagbibigay ng inspirasyon sa isang tao, is yung tinatawag na concern and sincerity. Sincerity? Ayan. Yan. Oh. Una, concern. Yan. Kasi, kung wala kang concern sa isang tao, yun. You will not give a proper advice, yes, or good advice, yes, sa isang taong ito, mm-hmm, dahil wala ka namang concern. Yes. Eh, ano kung anong mangyari? Eh, advice-an kita, basta ito lang gawin mo. Pero kung concern ka sa isang tao, sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao, una dapat, gawin mo ang nararapat para sa kanya. Yun. Magkaroon ka ng concern sa kanya, sa kanyang mga idinadaing sa'yo. At napaka-importante yung bagay na ito sapagkat papasok doon yung sinseridad mo. Eh, yun. Na gawin ang isang bagay para sa kanya. So, papapasok ngayon doon yung competence mo. So in other words, halimbawa ako ginaguide mo, brother, wala ka namang competence. Ay, halimbawa ikaw, ang skill mo, brother, talagang halimbawa sa computer, talagang ganyan. Yun, may tutulong mo sa kanya yun. Mag-guide mo siya. Pero kung halimbawa, wala ka naman sa computer at gagaidan mo ako tungkol sa computer, wala din yun. Di ba may kasabihan po tayo, brother? Yes, We cannot give what we don't have. Yun, brother. Di ba? Ayan. Kung ano lang ang meron, ano meron tayo, pwede mo maibigay bibigay sa kanya. Sa kanya. Eto, may bibigay ko sa'yo, Pero wala ako, nakay brother Ike yun, sa kanya mo kunin yun. Ayun. Hindi sa akin. Kasi hindi li kumpleto ako. Kung halimbawa may magtanong sa akin sa computer, ay hindi ako skilled dyan.
Ganyan. O paano kita ikakay? Punta ka kay Brother Don Don. Okay. Si Brother Don Don naman, nagtanong ka ng kaso, merong sa batas, so ganyan. Eh, sabihin naman niya sa iyo, pumunta ka doon sa isang taong. Ganyan, brother. Ang ano. Ganun dapat talaga. Alamin mo sa iyong sarili hanggang saan ka, ayan. Ano ang nalalaman mo. Mm-hmm. Then, you can advise people. Mm-hmm. Mm-hmm. Nang tama. Yun. Tama. Palagi. Yan. Palagi. Kasi may mga tao kasing, kumbaga, ang kanilang ina-advise ay hindi nila forte. Ngayon. Kinuha kayo salita ni Brother Ray lang na forte. Ayan ang madalit siyang sabihin. Yes, yes. Kung hindi mo forte yan, hindi ka talaga. Hindi talaga. Now, tignan natin yung spiritual side nito. Ayun. Sa spiritual side, hindi ka pwedeng pag-advise, Brother Aika, yes, ng isang maka-Diyos na pamamaraan, yes, kung hindi ka maka-Diyos. Ayun. Yan. Ayun. Ganun na yun. Diba? Hagip na hagip yun. Diba? Sa bansa natin, tingnan mo. Sa preamble, palagay ko alam nyo to kasi sa batas. Sa preamble, may kita mo doon yung salitang we, a sovereign Filipino people, ayun, imploring the aid of divine providence. Ayun, doon lang eh. Diba? Divine providence. Ibig sabihin, sa isang nasyon, sa isang bansa, may leader. Pero the authority na ibinigay sa leader na yon, yan, ay kinakailangan with the guidance of our divine God. Yes, siya yes. Dapat para magtagumpay ang isang bansa, magtagumpay ang mga sarili natin. Importante palagi na may kinikilala tayo na isang guide natin sa ating buhay, na hindi tayo pwede magtagumpay without God sa buhay natin. Ayun. Kinakailangan natin. Diyan papasok, you should be courageous in telling the person that you are guiding na kung mali ang ginagawa mo, mali ka talaga. Tama. Kailangan huwag kang medyo, baka hindi mo masabi sa kanya. Maybe. Hindi kayo isang advisor. Oo, hindi kayo pwedeng advisor. Kaya pag sinabi mo, be courageous enough to tell na mali ang ginagawa mo, sumunod ka sa akin. Otherwise, hindi ako makakapag-advise sa iyo na mabuti. Dahil kasi, doon pa lang sa ginagawa mo, ay kinakalaban mo na yung aking plano para sa iyo. Ganyan. So, kailangan courageous ka na sabihin sa kanya na magbago siya. Kaya nga, may gusto kong dugtungan. Maganda po yan sinabi niyo eh. Gusto kong dugtungan niya kasi napakalaga dito palagi sa pagdating ng sa advices. Yan. Ang mahalaga dito palagi is tanggapin mo yung tama eh. Kung ikaw ang in-advisean, Brother Ike, yes, Brother Don, yes. In-advisean ako, tanggapin ko yung tama. Mm. Kasi, dalawang bagay yan eh. Tatanungin ka lang naman, ano ang gusto mong marinig? Yun. Yung magagandang bagay? Yeah. Yan, yan. Yung pabor sa'yo? Pabor lang sa'yo, pero ayaw mo makarinig. O, yung tama. Ayan. Kasi, hindi lahat ng tama pwedeng umayon sa'yo. Amen. Hindi lahat ng tama, matutuwa ka. Amen. Oh. Hindi lahat ng tama, ay masisihan ka. Yan. O, diba? Kumbaga, tanggapin mo lahat ng yon. Yeah. Yung tama. Mm-hmm. Maaring gusto mong marinig, yung gusto mong marinig, but the question is, yung ba talaga yung tama? Ah, diba? Oh. Maaring matuwa ako, brother. Pero yung ba talaga yung tama? Maligayahan ako ngayon sa marinig ko sa'yo. Wow, sarap magsabi ni Brother Rick na gano'n. Pero yung ba talaga yung tama? Oh. Diba? Kaya, kung pipiliin natin, what is good for us, yan, is none other than the truth. The truth, ayan. Hindi yung mga bagay na gusto lang natin marinig. Parang yung bang maging creative ka. May change mo yung kanyang isip. Ganyan na ginawa ni Daniel kay Nebuchadnezzar. Nakita mo yung creativity niya na ipinakita doon sa hari, brother, na siyang naging tool para maging makonvert si Nebuchadnezzar sa Diyos nila Daniel at sa kanong tatlong kaibigan niya. Kasi marami silang ipinakita na talagang napaniwala nila si Nebuchadnezzar. Ayan. Kaya nga nung nilagay sila sa pugon. Yun. Diba? Yan. Hindi sila. They proved. Yun. To the king of Babylon. Oh, Babylon. Yan. Oh. Si, hindi ko nababanggitin na bubulol ako eh. Okay. King of Babylon. Oh. Napatunayan nila yan. Na mayroong silang
kasama. Ayan. Na habang sinusunog sila, tatlo lang silang pumasok sa pugon. Pero sabi nung ng haring ito, bakit parang apat na sila? Ayan. Ayun na. Pinakita nila na ang Diyos nila, hindi Diyos na kung anong Diyos lang. Mm-hmm. Kung hindi Diyos na totoo. Mm-hmm. Kaya nga ulitin ko, who is our God? Yeah. Our God is the God of truth. Ayan. Kaya if you want to hear something good for your life, listen to the truth. Ayan. And who is the truth? Mm-hmm. None other than the Lord Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Amen. Purihin natin ang Diyos. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tama-tama. Ganda na pinili niyo.
Thank you, Brother Davidson, sa napagandang awitin. Hey! Na ito, no, napagandang awitin yan. Ang mga kapatid natin nakikinig yun. Happy listening pala, Sister Joy Pontilla Culiado. Mm-hmm. Ayan. At syempre si Sister Isay Sheehan. Sabi niya, Brother Dodon, good evening sa inyo ni Brother Ike. Nakikinig ako, gusto ko kang magpasalamat kay Lord. Ito, nag-share siya, no, Brother Ike. Okay. Mm-hmm. Ang iniligtas niya ang asawa ko sa comatose. Noong Saturday evening dahil bumaba ang sugar, now he's okay. Okay ba? At bumaba ang sugar na? Bumaba ang sugar? At normal ba ang sugar? Praise God. Please include him in your prayers. Thank you so much. Stay well and be safe. God bless. From Houston, Texas. Mm. Ito, ang dami ko rin, brother, na mga sa Europe ngayon. Marami silang pinapa-pray over ngayon, brother. Mm-hmm. Kaya marami tayong mga tawag ngayon dito. Ay, mga lalong-lalo na sa kay Sister Raquel, sa Hartlepool, sa United Kingdom. Mm-hmm. Pinapipray niya si Anita Ardeza, breast cancer for complete hearing and deliverance. Sister Leonisa Robas from cancer and massive operation healing and speedy recovery. At saka si Brother Gerard Recinto, speedy recovery from cough na kanyang dinaramdam ngayon. Lahat po ng inyong mga kahilingan ay magaling na po kayo in Jesus' name. Yeah. Ayan, message lang po kayo, no? Sa FB kung gusto niyo po, ano. Sabi dito ni Brother Saldi, pasama po ako sa prayers, may sinat po ako kanina, naway maging okay na po ang aking pakiramdam, makapag-work na po ako bukas. Makakapag-work ka na, kapatid. Salamat po. Nakamonitor ako sa inyo ni Brother Ike. Yun. Salamat po sa pakinig niyo at Sister Beth Larona. Patuloy nating isama sa prayer pala si Nanay Linda Chang and family, mga anak niya si Henry, Larry, Jerry, Teresa, Joseph at William. Apo niya si Riz at iba pang mga apo, kalakasan nila ng mga anak ko, sila Doc Alan, Jano, Mark Kalusugan, patubayan sa work nila. At si Jano Lynn, mag-normalize ang blood sugar ng husband ko, si Olan, brother ang kanyang brother husband at si Brother Olan. Thanks. God bless. At sama natin sa prayer. Include palagi sa prayer natin si Brother Chris. Siyempre, at Sister Cora Villamin. Ayan. Praise the Lord. At Sister Sonia Larona. Oo nga, tama. Ay, Sonia. Bunyi sa pa. Ano naman, brother, okay. Sa Milan, Italy, sa isang council doon, si Sister Lucy Taoyan, itinataas niya sa complete healing ni Jeff Estrella at matapos na po sana ang COVID-19. In Jesus' name, lahat ito i-claim mo na, sister. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. At syempre, si Sister Agnes. Ha? Ereb Tob na ba? O tama, pwede na rin. Ereb Tob. Yan, mga kapatid natin na ngayon ay nakikinig, Sister Agnes Amaduri Pascuag. Yan. At syempre, si... Okay. Wala na. Ito, si... Sa kwan pa ito, Hartlepool din, si Sister Reggie Kinano, na talagang matagal na siya naghihintay ng kanyang baby, pero nagkaroon ng miscarriage. Sister, alam mo, perfect timing. Tama yung sabi mo, God's perfect timing na amen. Magkakaroon ka na. In Jesus' name, amen. At dahil dyan, may unang caller na tayo, brother. Oh, meron tayo. Pakisagot po. Okay. Hello? Hello po? Hello po? Hello po. Yes, sino po sila? Sister Marites po, ng Paranaque. Sister Marites, Paranaque. Okay po, sister. Actually, napapre-over ko na po kanina, kaya lang po tinatalo ako ng, alam niyo na po, ng kaaway. Mm. Kaya gusto ko yung manatili sa akin yung pananalig ko kay Jesus. Huwag akong matalo ng
bulong ng kaaway. Mm-hmm. Kasi yung brother husband ko po nila lagnat. Mm-hmm. Okay. Tapos po eh, may acid reflux siya. Okay. Eh, umaatake po yung acid niya tapos eh, may lagnat po siya. Hindi pa rin po bumababa. Okay. Eh, natatalo po ako ng alam niyo na po yung kahinaambang ganoon. Yes. Ano po pangalan ng husband niyo? Virgilio po. Virgilio, okay. Opo, eh, nawa po eh, mawala na po yung lagnat niya, tuloy-tuloy na po, huwag na po bumalik yung lagnat niya. Opo, okay. Sige po, si Mr. Maretes, atin pong itataas siya, ano po, ngayon na tayo'y nagkakasama ngayon sa isip at sa ating puso na nananalangin tayo sa Panginoon. Na narito po si Sister Maritis, Lord God, amen, na akin po siyang itinataas. Lahat ng kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan, touch her right now, Lord. At bigyan niyo po siya ng magandang pagtulog, amen, ngayong gabi. At bigyan niyo po sa lalong-lalo na po ang kanyang husband na si Virgilio, amen, na mawala na po ang lahat ng kanyang mga fever. At talang ko, we claim, sister, amen, right now, amen, in Jesus' name, you, amen, are both healed sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. Amen. Father, amen. Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, may next caller tayo. Magandang gabi po. Hello? Sino po sila? Si Sister Mirna po ng Paranaque. Pangalan mong Paranaque, ha? Sister Mirna, mm-hmm, yeah, ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ano nga po, nananalangin po ako na nanampalataya at nananalangin sa bugtong at sa Yahweh El Shaddai. Opo. Natutunawin na niya ang bala sa kolon ko. Nakabala nga po yung kolon ko daw kung may bala. At saka yung buho kong katawan na alisin niyo na po buho sa buong katawan sa aking sa ibalim ng aking braso at balikat at saka sa nakasa aking anto sa aking lalamunan. Pinunaw na po niya. At saka ano po, nananadangin din po ako para sa anak ko may prostate at yung anak kong si Rory, lalaki po yun. Mm-hmm. At saka yung aking anak na babae na may thyroid po sa kanya. Siya, may thyroid po siya. At saka ano po, at saka hinihiling po ng anak kong apo na magkaroon na siya ng trabaho. Kanina po eh, may kausap na siya na sana matuloy na ang pagtrabaho niya doon. Mm-hmm. Opo. At saka ano po, pwede pong pa-counsel. Sige lang po. Kasi po, bali, ano po, nagkaroon po ako ng asawa ko po sa lista po yun eh. Mm-hmm. Tadong matapang na mga pagkalasing, nananakit, lagi pong lasing. Paano po yun? Pero namatay na po siya. Opo, biyuda na po ako. Ngayon po, may dumating may dumating na akong kaibigan na parang padala po yun ni Lord sa akin eh. Pampatibok ng puso. Oo. Pampatibok ng puso ulit. Oo nga po. Nahirap ng buhay ko. Ay, pinadala na ako ni Lord ng mag-aalaga sa akin. Huwag naman mag-alaga. Alaga lang. kukunin yung ano yan, tawag dito ay magiging kabiyak nyo. Oo nga po. Huwag tagapag-alaga lang. Kawawa naman siya. Ah, ganun po. Oo. Ay, kaso yung mga po, malungkot ang buhay ko. Nakatira dito ang manugang ko po. Parang ayaw sa kanya. Oo. Oo, galit sa kanya. Hindi daw natatanggap yung nagmamahal sa akin. Eh, ngayon, nag-aalala naman po ako na bahay ko ito, wala naman siyang pakialam. Pero matapang po yun eh, lalaki. Pwede pong magtanong? Opo. Ilang taon na po ba kayo?
ano na po ako, nasa 80 na po ako. 80? Opo, kasi sa tagal ng panahon na, na naramdaman ko ito, parang wala na sa buhay ko kahit ano, wala na. Hindi ko alam, nasa 80 na pala ako. Sabi ng mga anak, sabi ng mga anak ko, 80 ka lang, 80 ka lang. Oo, eh, nasa yung mga anak nyo? Na, may mga pamilya niya, pamilya na, may mga kanya-kanya na silang bahay. Oo, mag-isa na lang kayo dyan? Oo. Ay, talaga, wala na kasama sa bahay? Iniwan kay lahat? Oo, meron, ang nakatira dito, yun ang manugang ko, isa. Mag-asawa. Ngayon po, ano siya, kontra siya doon sa nagmamahal sa akin. Ay, kay Lord na lang kayo. Po? Kay Lord na lang kayo. Oo nga po eh. Oo, mamali, hindi nyo alam yung magiging buhay nyo dyan. Talag- kay Lord, palaging masayam. Naku, baka pagdating dyan, di nyo alam. Ay, ano po siya, yung very godly, prayerful, responsible. Napakabait po. Parang pinadala sa akin ni Lord. Ngayon po, Baka ayaw na talaga kayo pag-asawain nung ano nyo, na manugang nyo. Yun nga, siguro. Oo. Selos. Oo nga. Siyempre, hindi naman selos siguro yun. Siguro nag-aalala rin yun, katulad na sinasabi ko sa inyo. Kaya sinasabi ko kay Lord na lang kayo, tapos nandiyan ang manugang nyo naman, at least kasama nyo. Ay, diba? Ano kasi, kontrabida kasi. Ayaw niya akong may kakilala. Ayaw niya akong may kaibigan. Oo nga po eh. Baka ibang kaibigan kasi nahanap niyo. Po? Baka ibang kaibigan, baka naman lover na talaga. Eh ano nga, medyo nandoon na nga po. Kayo talaga. Eh, kinalangin natin. Sister. Kayo talaga, okay. Ayaw nyo pa akong diretsuin. Edad ko ito. Okay. Ayaw sabi niya, it doesn't matter. Yung iba nga po, may tinatawag na single blessedness. Kayo, single na rin. Ngayon, so, kay Lord, di ano nyo na, kay El Shaddai yan. Tapos, ilaan nyo nalang oras nyo siguro sa mga apo nyo, sa manugang nyo. Yun nga po, yun na lang. Wala. Hindi, puntahan nyo sila. Oo. Puntahan nyo na lang sila. Para, ano, di ba? Pumahingay nga po. Dalawin nyo para maging masaya kayo. Alungkot nga po dahil, ano, kay El Shaddai natin matatagpuan yung ligaya, hindi yung lungkot, hindi basta mawawala yan. Kay El Shaddai mawawala yan. Po eh. Kaso nyo yung... Tsaka nyo naisipin yun, may COVID pa ngayon. Oo nga po. Ipanalangin nyo muna kay Lord na palagi kayong maiwas lang, mabigyan protection sa COVID, wag muna sa ganun. Patapusin nyo muna yung pandemya siguro. Amen. Sige, manalangin na tayo, kapatid, ha? Opo, huwag nyo naman pababayaan yung mahal ko. Ano po? Huwag nyo pababayaan. Ay, di ko nga po siya kilala. Ay, ang pangalan niya? Alam nyo ba? Si Lord ang sabihin nyo kay Lord dyan na huwag pabayaan. Opo, ang pangalan niya, Tony. Antonio. Talaga, oh. Yung pagkakasabi niyo, Antonio, talagang may dating Anthony. No? Opo. Sige po, mag-pray tayo, kapatid, ha? Opo. Panginoon. Yan, eh. Ha? Sige, manalangin kay El Shaddai, ha? Panginoon, nagpapasalamat po kami ni lubusan sa biyaya mo sa aming kapatid, sapagkat nakaabot pa po siya, Lord, ng 80. Inihiling po namin na patuloy mo siya bigyan ng buhay at nawa, ilaan niya ang buhay niya para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw ang tunay na kaligayahan namin at wala ng iba. Lord, amen. Sa iyo po ang papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you po. Maraming salamat. Good evening, Brother Aurel. Mabasa. Nakikinig siya ngayon. Okay, mayroon tayong tawag. Okay, hello. Hello po, God bless you po. Sa yes. Papapre-over ko lang po ang ating buong sambayanan, ating mga pamilya. Sino po sila, sister? Sino? Ating mga anak. Sister, ano po pangalan nyo?
ano po ang ating pong mga anak na nawa makalaya na po sila sa pag-iinom po ng alak. Teka muna po, ano po ang pangalan ninyo, sister? Sister Maria Maasin po. Oh, sister po. Maria sa Valenzuela. Opo, Maria. Okay. Sister Maria Maasin, taga Valenzuela po. Okay po, oh, sino po gusto niyo itaas natin sa Panginoon? Sambayanan po. Sambayanan, ang Pilipinas. Okay po. Po, hindi ko po kasi alam mga lugar-lugar yung sinitirhan po nila po. Ay, opo, okay po. Opo. Sa aking mga pamilya, aking mga apo, kalakasan, kalusugan po, divine provision, divine provision. Opo. Ang aking pamangkin po, sa iba't okay. Ibang lugar po ng Luzon, Visayas, Mindanao po. Ay, opo, opo. Ang aking mga, ano po, mga kapatid po, ganun din opo. Po. Okay. Ang aking brother husband po nga nawa po, gumaling na po sa kanyang pneumonia, ganun din po ako sa aking arthritis. Anong pangalan po ng husband nyo? Anong pangalan po ng husband nyo? Arsenio Dizon Maasin din po. Oh, Arsenio. Okay po. Yan lang po, brother. Okay, brother, sister Maria, tayo po ay nagdarasal sa Panginoon Diyos na ngayong oras na ito ay i-claim po ninyo lahat ng inyong panalangin sa buong sambayanan at sa mga kamag-anak ninyo na sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ano po, na naroroon sila. Itinataas po natin sila at lalong-lalo na ang inyong brother husband, Sister Arsenio, na ngayong oras na ito. I-claim po natin lahat ito, Sister. At lahat po ng inyong itinaas, pinanalangin natin sa ating Panginoon, ay gagaling po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Salamat po, Sister Maria. Opo. One plus equals three. Power, power, power. Amen. Amen. Ayan. Parang narinig ko na siya. Nung parang time din natin siya tumawag. Sigit ko lang isang taga London na si Sister Grace Tulyao. At ang kanyang mga kasamahan, si Sister Bess, Sister Effie, Mylene, CJ, Sister Elmira, Elia, lahat po ng kapatiran natin na ang kanilang permanent visa residency okay, ay lalabas na in Jesus' name. Amen. Amen. Oy, samarin yeah. natin sa panalangin, Brother Ike, Sister Luisita Homok, Homoko, Mila Repre, Francisca Buena Bulak, Kan, Ina, Mary Jane Rojas, Paul Corazon Santiago, Angel Rendez, Wally Caridad Diaz, Neri Concepcion, Alice De Los Ra Santos, Geraldine Entico, Sonia Garcia, Ruben Chan, at Gloria Bautista. Sister Gloria Bautista! At Sister Emma Torena, God bless you po. Ano? At si Brother Blas Romanillos, ano? Sama natin, patuloy na kalakas niya. Si Brother Dante Landicho rin, pagpalain, palakasin ni Brother. At si Brother Gillian Javier, yeah, bago akong makalimutan. Oh, si mayroong tatawag? Okay. Magandang buhay po. Yes. Si Brother June sa Rizal Antipolo. Brother? June. Opo. Hindi ako na naway matapos na to ang lockdown na to para makakuha yung mga anak ko ng certification sa ospital na yung anak mga inborn tsaka depression para madala namin sa SS sa makakuha siya ng actual appearance yung mga anak ko para okay. Matapin ko yung beneficiary nila. Yes. Maayos yung dokumento. Yes, Brother June. Maayong mga kalakas, kaslusugan, good health nila sa lahat ng katawan, bahagi ng katawan. Tsaka yung nagpapasalamat ako kay Lord, nakadalawa ko nung Sabado. Okay. Na 36th anniversary. Yes, yes, brother. Alam ko hanggang ngayon, anniversary pa rin tayo. Yes, yes, brother. At aking inaangkin na isinulat kong prayer request na antala na nahilagay ko na dun sa ambel. Yes. At alam ko naman na ang naisulat mga pangalan ay mga kahilingan ay granted na ayon sa panalangin ng ating punong lingkod sa ating kaparian, okay. Mga elder disciple, lahat ng nangasiwa doon talaga. Yes. Pagdating ko na ay punong-puno na at
binigyan ako ng upuan, nakapag-upuan ako, tapos nakapag-lunch pa ako ng libre, tapos nakasakay pa ako ng libre pa. Amen, uwi. Amen, kasi amen. Nila, okay. Pag dumalo daw ako, ang virus hindi, ang kasama ko si Lord. Pag pag-uwi ko, ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos sa akin, dala-dala, at ang siyang gumabay sa amin. Okay, Brother John. Kung inakin na naman aming pangangailangan o kalakasan, maging aking anak na na opportunity, magkaroon siya ng goal at magkaroon ng trabaho ito matapos ang lockdown na doon. Okay, Brother Jun, tayo ay manalangin sa Panginoon. Opo. At ang ating Panginoon ay naririnig kanya. Opo. Lahat yan ng mga sinabi mo, i-claim mo lahat, ha? Pati anak mo, pamilya mo, lahat ng mga binanggit mong pangalan, ay lahat ito ay alam ng Panginoong Diyos yan. At ikaw ay answered prayer ngayon. In Jesus' name, amen, amen. Father, Son, Holy Spirit, amen. Okay. Thank you, brother, sa iyo pagtawag. Okay. At isama natin, brother, ay ang ating mga kapatid dyan mula sa Brussels, Belgium. Okay. Nakikinig yan, si Brother Nelson at si Sister Elaine Legotan. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan at patuloy na kayo biyayaan ng ating Diyos na may kapal. Ayan, purihin ng Panginoon at may next caller ba tayo? Okay. Oh, si sige Sister po, Cecil sa Sunderland sa UK. Ay, ipasama natin po sa panalangin sa Clemente Family, Quinto Family, Liwanag Family, Bailon Family, Sanchez de Guzman Family at ang mag-OSCE exam ng mga nurses po sa October 27. Lahat po ng ito ay atin pong ipinapanalangin sa Panginoon Diyos. Answered prayer po kay lahat. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. Okay, may next caller tayo. Brother Davidson, magandang gabi po. Hello po. Hello po. Hello po, good evening po. Good evening, ano pong pangalan nila? Hindi pa sa Bilala po ng Kalabukop sila, ang Kabiti. Ano pong pangalan uli? Lita sa Bilala. Lita. Tama ba, Lita? Oh, sige po. I-pray over po ang anak ko na si Dulce Hara. Dinadialisis po. Nawa po, ipagalingin na siya ng ating amang Yahweh El Shaddai. At ang anak ko pong kamamatay lamang na si Henry Bobot sa Bilala. Nawa po, nasa sinapupunan na siya ng ating Panginoon. Salamat po ng maraming marami sa inyo. Sige po, tayo manalang, Sister Lita, ha? Opo. O Diyos na makapangyarihan, ikaw po ang nakakilala sa amin. Ikaw po ang nakakalam ng aming pangangailangan. Alam mo po, Panginoon, ang pangangailangan ngayon ni Sister Lita, naniniwala po kami na iyo pong pakikilusin ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na kamay sa kanyang anak, Panginoon, at patuloy na siya'y pagalingin, palakasin, maging ang buhay ng aming kapatid, Sister Lita, patuloy mo siya rin palakasin, palusugin, Panginoon, upang mapaglabanan ang lahat ng mapagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Ito po ay aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 God bless you po, ha? Ito rin po, brother, from Saskatchewan, Canada. Ayan, malayo ito. Ay atin pong pinabati at pinapanalangin si Sister Emmy Perez, now listening. And then yung kanila pong 10th anniversary sa Saskatoon ay malapit na po at itinataas po namin ito. Saka din po sa Sister Vita Gahete doon sa Regina, magkakaroon po ng anniversary sa September 6 nitong next month. Kaya lahat po yan, lahat ng anniversary ninyo ay siguradong successful po lahat yan. At amen. Lahat ng inyong hinihingi sa Panginoon ay darating sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At saka, speaking of anniversary, na, just sa Brussels, Belgium, magkakaroon silang anniversary this coming September 26. No? Yan po ay aming paanyaya po sa inyo, mga kapatid, lalo na sa mga karatig bansa na ang dyan malapit sa Belgium, Brother Ike, no? Yes, Brother Jan. Brother, sino bang? Sa Brussels. Oo, sa ang nakasay niyata dyan, si Brother, kalimutan ko na. Yung, basta po,
nakalimutan ko na. Basta may inakasahin po dyan. Kasamahan niyo po doon eh, si Brother Ike. Iba yun? Ah, si Aki. Aki. Brother Aki. Ay, kakasi yun. Si Brother Aki from Brother Aki. London. Ayan. Siya yata ang assignment. Amen. Pagsama natin sa prayer si Brother June and Sister Gina Castor, mm-hmm. Sister Cynthia Kawashima, okay. At si Tate Rude, Nanay Leonida Timbang, gayon din naman ang aking batchmate sa high school. Amen. Si Brother Chito Mendoza and family. At syempre si Brother kay Sister Mirna, Emma Maturan Powell. Yeah. At siyempre Sister Lani De La Cruz, tagal ko nang dinikita itong kapatid. At Sister Florencia Magsumbol, si Tatay Benny at Tanay Mary Antenor, Brother Alex and Loli Barcelon dyan sa Australia. At hindi naman si Brother Ompong Brother Rudy and Olive Sapanta, patuloy kayong i-bless ng ating Yahweh El Shaddai. At si Tatay Rico and Nanay Remy Malyari at si Eric and Milet Malyari. At hindi naman, balik tayo sa Australia, Sister Joy and Sister Westlane de Torres. Ayan, mm-hmm. God bless you po. Dito naman po sa Bandang Kainta ay sila Sister Conchita ng Greenland. Prayer sa kanyang anak na si Lani and Brother Melvin. Magkaanak na sila. At yung manugang ni Sister Laarni Santos na si Donna B. At si Francisco Hipuin ang kanilang sinapupunan. Magkaroon na ng kanila pong sanggol. Si Sister Elma Kasidsid na magkaroon na po ng kanyang matapos na ang kanyang dialysis at complete healing. Ayan. At ang ito rin po ay ating tinataas si Beth and Roderick de la Paz na maging maayos ang kanilang relasyon. At si Sister Laarni Santos na mabawi na ang kanyang titulo sa mga kumuha sa kanya. In Jesus' name, amen. Ayan. At samarin natin Sister, si Lalaine Gabinete, patuloy na si Lord ang gumamot sa kanya, sa kanyang karamdaman, sa kidney, at sa kanyang gallstone. Tama ba ako? Gallstone? Gallbladder. Gallbladder. Para mawala yung kanyang gallstone. Ano? Pagpalain ng Panginoon. Pagalingin. Immediately. Ayan. May caller ba tayo? Okay. Okay. Si Sister Lynn Enriquez ng dito po sa Kwan, sa Laguna, San Pedro, ay ang kanyang husband na si Craig Cook, ayan, Brother Craig Cook, na nasa magandang kalusugan siya at maayos na rin yung kanilang US visa, pati na ang kanyang anak na si Juliana, makarating na sila sa Estados Unidos at makasama ang kanilang father at husband. Mm-hmm. At okay, sa ating pagpapatuloy, makinig muna tayo, no? Brother Divisionay, isang awit. Tayo po yung makinig. Okay. Makinig o si Brother Steve Ontiveros. Uy. Sa London. Ha? Good evening. Okay, good evening.
isang dugo, Pilipino. Tayo ay Kristiyano, nagsama-samang sumamba. Itaas ang ngala niya, yan ang malalang Pilipino, anak ng Diyos. Isang maya, isang lahi, isang binibigay ang magpuri sa'yo, Yahweh. Yan ang sanglitaning lahi, isang minutos, 20 minutos bago sumapit ang ikalabing isa. Yes, yes. Tawag gabi na po. Ang number po natin, mga kapatid, ay 8812-62-76, 8812-62-77. Tawag na po tayo bago tayo sumapit sa pagsasara ng ating pong programa. Meron pa po tayong 20 minutos. Okay. Tatas ko po si Sister Ana Malakad, Dakipil. Alam ng Panginoon Diyos, kapatid, hindi ka pinababayaan, kaya't lahat ng iyong mga kahilingan granted yan. In Jesus' name, at ikaw rin, Sister Lovelyn Desiree Calisto, na alam kong ang iyong husband ay nasa abroad pa rin sa barko, at alam ko na siya ay inaalaga ng Panginoon Diyos. At sa Cyprus naman po, sila Sister Evangeline Manongdo, ayan sila Sister Sisa, Sister Carmen, ay tinataas ko po ang inyong mga kahilingan in Jesus' name. Amen. Amen. Muntik na ako makapunta dyan, ha? Sa Cyprus. Cyprus. Yes. Maganda rin, brother. Paubos na yung visa ko sa Israel nun. Yeah. Dyan ang puntahan ng mga taga-Israel. Oo nga eh. During that time, na-assign kasi doon kasama nyo noon from USA. So, yes. Hindi ako pwedeng pumunta doon. Amen. So, kagalingan pala para kay Brother Harnell Hill sa kanyang karamdaman galing kay Brother Doming Adhor Domingo sa Angeles, Pampanga. Mm-hmm. Thank you, friend. Okay. May next caller tayo, Brother Ike. Okay, yes. Hello. Hello. Yes po. Magandang gabi po. Yes. Ano po ang pangalan ninyo, Sister? Si Bibing Alona sa Valenzuela po. Oy, Sister Bibing. Apo. Ipagpapray ko po yung kapatid ko naway makasakay po siya bukas sa barko kasi nandun na po siya ngayon sa hotel in swab test pa sila naway makapasa doon sa swab test para po makaalis na po rin sila. Ano pong pangalan ng kapatid niyo? Si Felix Ilihido po. Felix Ilihido. Ilihido. Apo. Okay. Tapos si Edmondo po naman, ipagpapray ko rin po na makayanan niya rin po ang kanyang trabaho dahil dati po siyang third mate ay napunta na akit na po siya kasi sa chief mate kaya medyo hirap po siya ngayon. Sana naway makayanan niya po yung mga trabaho ba sa barko. Amen. Opo. Okay. Yun po ang At saka yung kapatid ko po na si Margarita Iskanyan po. Bali dalawang linggo na rin po kasi siya hindi makatulog. Umihingi po siya ng prayer para po makatulog na siya. Pero kanina, na po siya na nakabili ng gamot na way maganda ang tulog niya para makarecover po siya opo. Sa kanyang okay. Sister Bibing. Opo. At tayo po ngayon ay mananalangin yes, sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord. Na alam ng Panginoon ang puso mo, Sister. Yes.
Yes. At alam niyang ikaw ay kanyang ginagamit sa gawain yes. natin. Kaya't lahat ng kahilingan mo, sister, yes, ang inyong katawan, kalusugan, yes. at yung pong si Brother Felix, sigurado yan, makakasakay yes, po siya sa barko. At wala na po iyang COVID na swabbing na yan. Yes. At si Brother Edmundo at ang kanyang kapatid, si Sister Margarita, makatulog na po siya ngayon na mahimbing. Yes, sa dahil ang Panginoon ay nasa kanya ngayon. Kaya't Lord God, kami po ay nagdarasal sa inyo lahat. Yes. We claim, Lord God, lahat ng panalangin na hinihingi ni Sister Bibing. Answered prayer po kayo. Yes, in Lord, Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. 1 plus 1 equals 3, Lord. Okay. Salamat po, yes. Sister Bibing. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong pagtawag. At next caller tayo. Hello. Hello po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Oo oh, po. Magandang gabi po sa inyo. Una po, magpapasalamat muna ako. Ano po pangalan nila? Ako po si Librado Lopez ng Caloocan. Bra, ano? Librada po. Ah, Librada. Ako po. Mm-hmm. Caloocan. Opo. Magpapasalamat po muna ako sa kabila ng karamdaman na aking nagdadaanin. Ito pa rin ako may buhay pang binibigay ng Panginoon. Tsaka po, papapreover rin po ako na tuloy-tuloy na akong gumaling. Tapos po yung mga anak ko maging maayos po ang buhay na lalo na anak ko nasa ibang bansa. Magkasunod-sunod ng mga kapatid ko. At makaati naman po ako. Except nahirap na rin po yung lupo. Hindi mo lang ako nakakaatin. Sana nawa naman po eh. Pati po yung simbahan. Dati po eh nakakapunta ko ng simbahan. Ngayon po eh. Ako nakakadit ng simbahan. Nanonood na lang po ako sa internet. Mm-hmm. Live streaming na lang po. Pati po yung gawain natin. Ganun din po. Ganun lang mm-hmm. ginagawa ko. Kaysa naman po sa wala ko. Tsaka yung mga tigil po. Walang tigil na radyo. Walang tigil ng panood ng Facebook. Sa programa natin. Yun na doon ko na lang po inaaliw yung sarili ko at binibigay sa Panginoon. Mm-hmm. Sabi ko nga eh, kung ako man eh, kukunin niya na eh, sabi ko ipaalam naman sa akin. Bakit naman kukunin agad kayo? Hindi naman po. Talaga po, minsan po kasi yung nararamdaman ko eh, nagaan rin po ako na sabi ko, Lord, sabi ko ganyan, minsan mo nagtatanong, kukunin mo na ba ako? Oh, okay, then, magmamadali. Eh, hindi naman po. Ayoko, sabi ko nga, ayoko pa po, Lord. Kahit po ganito, nararamdaman po. Siyempre po, gusto ko pa pong mabuhay ng matagal. Sabi ko, mabuhay, bigyan na ako ng isa pang pagkakataon muli. Eh, talaga naman po, hindi naman ako umiwalay sa kanya. Lagi naman ako naglilingkod sa kanya. Sabi ko, alam ko may plano ka pa rin para ka ako sa akin. Yun lang po palagi kong nadasal. Dalakasan ko na lang po yung loob ko dahil nga, siyempre ayoko pong sabi, yung apply ko pinangahawakan yung pangako ng Lord na ibigyan niya pa tayo ng mahabang buhay. Marami ko kalakasan mahabang buhay. Mm-hmm. Ayun po. Tapos po, magtatanong po ko kay Brother Ike. Apo. Yun po kasing anak ko, nagpakasal po noon. Nagpakasal ba ng parang bigla ang kasal? Shotgun marriage. Opo. Tapos po, nung makapag-Japan yung asawa, yung napangasawa, yung pinakasalan, wala na, hindi na siya binalikan. Paano po yung kasal nila? Dahil sabi po nakarehistro daw po sa City Hall. Ay, nako po, sa NSO, nakarehistro po. Yun po pagka nakarehistro na po sa NSO, ay talagang ano na po yun. Mahirap po yung... unless na meron nga po tayo mga annulment, ganyan. Pero alam po naman ninyo na yan pong mga ganyang mga kaso ay talagang mahirap din po yung maiprueba yan dahil meron pong mga sari-sarili hong mga... Nung po ko itatanong nga po ako sa Amorsolo. Palagi ako na sa Amorsolo. Pagka po napunta kayo rito at hanapin niyo po ako, at makausap ko po mabuti ko ano nangyari. Ano po? Ayan. Ako hindi nakakalakad gawa nung stroke ko. Yung anak nyo, pahanap nyo po ako. Itong problema nga, itong anak ko na to, hindi naman po, kumbaga saan, lumipat ng ibang religion.
Okay, basta po, nasa Panginoon siya, eh, palapitin niyo po sa atin at babalik po siya sa El Shaddai. Amen, ha? Amen po. Papuntahin niyo na lang po. Yun nga po, talagang inaano ko dyan, dasal ko na maka... Dati po kasi sama-sama po kami sumasamba. Iba nung bandang huli, nagkahiwa-hiwalay na. Ah, hindi po, pababalikin natin lahat yan. Amen, amen. Po. Amen. Opo, opo. Sige po, papahanap niyo na lang po ako. Opo. Okay. Opo. Ngayon, at atin pong tinataas na muli si Bennett Mamaril, kapatid, nakikinig siya ngayon. At alam natin na ngayon oras na ito ay alam kong ang inihingi mo ay darating na. Sa dekat maluwag na tayo ngayon. In Jesus' name. Amen. Ayan. Okay. Okay, brother. Remember okay. Yep. Yan po, ano, dyan po natin tinatapos ang tawag po natin, ano, sapagkat magsasalba pa po tayo oh, okay. After this. So. Okay, so marami pang tatawag, pero lahat po ng inyong itinataas sa ating Panginoon Diyos ay tiyak yun. Lahat po ay pakikinggan tayo ng Panginoon. May isasama pa po ba kayo sa ating, ano, bago tayo mag-closing prayer? Okay na po ito, brother, at lahat naman ay tinataas ko rin po yung pamilya ko na nasa Los Angeles. Amen. Lahat sila ay maging malusog. At aking mga kapatid sa Nueva Ecija, magkaroon sila ng kalusugan. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo po yung magpasalamat na sa Panginoon sa gabing ito tayo, sa ating closing prayer. Yahweh, kami po yung nagpupulit ng papasalamat sa iyong kabutihan, sa aming buhay, sa pagkakataong ipinagalaw mo po sa amin. Upang kami po ay makapaglingkod sa aming kapwa mananampalataya at higit sa lahat sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy na lumaganap ang kagalingan sa buong mundo. Sa dulot ng pandemic na ito, hinihiling rin po namin na pagpalain mo rin ang aming mga kapatid saan man sulok din ng mundo, ng mga prayer partners, sumasabay sa panalangin ito saan man sila naroon. At inaangkin din po namin ang aming punong lingkod ay patuloy mong bibigyan ng kalakasan, kalusugan, Panginoon, sa kanya pong buhay, ang kanyang pamilyang, kanyang anak, ang asawa at apo. Ganyan din naman lahat ng mga naglilingkod sa iyong banal na ubasan, pagpalain mo po kami, ipagkaloob ang iyong divine protection sa lahat ng aspeto sa aming buhay. At inaangkin po namin, O Diyos, na sa gabing ito, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mangangalaga sa amin sa aming pagpikit ng mata hanggang sa pagdilat ng aming mga mata. Bukas, Panginoon, alam po namin patuloy na sa araw-araw ting umaga, ang biyaya mo, ang iyong habag ay laging sariwa. Ayan. Sa araw-araw. Amen. Tinangkin po namin, Panginoon, sa aming pong pag-uwi, inangkin po namin ang laging proteksyon na nanggagaling sa iyo. Kakauwi po kami ng aming tahanan na nasa iyong kalinga. In Jesus' name, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pahabol din po ni Brother Darcy. Brother success Darcy. Ng 27th anniversary of Parma Chapter sa Sunday, amen. September 6. Oh, God bless, Brother. Po, ayan, Brother Dondon to Brother Darcy. Okay. At Brother Ike. Okay. Okay. Okay, sa pamamagitan po ng awiting, pumapailan lang, pasamantala po kami nagpapaalam. Brother Ike Puli ay nagpapaalam po, Diyos tiyagnina kanyayo amin, Apo. At sa ating po technical side, nakasama po natin ang ating kapatid, Brother Davidson Apostadero, at ang inyo pong kapatid na nagsasabing kapag ay El Shaddai tayo susunod, by biyayang kasunod, Brother Tondon Bersabe. God bless you. Hanggang sa muli. Pablo.